plate, no travel para sa mga tricycle sa Quezon City. Pero hindi lang mga driver apektado, kundi mga pasaherong umaasa dito. Yan ang kwentong kalye ni JM Encinas. JM! Kuya Kim, binisita nga namin kanina yung impounding area ng LTO at dito nga namin nakita kung gaano karaming tricycle yung kanilang na-impound o na-ihatak. Ito yung matapos nga nilang ipatupad yung no plate, no travel policy. Balak ng LTO na, ipatupad dito sa buong bansa. Yan ang balita ngayon dito sa Quezon City. Mahigit 100 tricycle ang aming naabutan sa loob ng impounding center ng Land Transportation Office o LTO sa Quezon City. Isang linggo matapos ipatupad ng ordinansyang no plate, no travel policy sa Quezon City, nasa 125 na tricycle na ang nahuling hindi rehistrado. Isa sa mga nasampulan ang tricycle ni Bong, hindi niya tunay na pangalan. Kasi pasok kasi ng bali isang taon. Kaya inobligan nilang madala. Mangungutang na lang ako nito para matubos. Malaki-laki. Sa kasalukuyan, marami pa ring tricycle sa Quezon City ang gumagamit ng temporary license plate at walang plaka. Ang no plate, no travel policy nais na rin ipatupad ng LTO sa buong bansa dahil delikado raw ang pagsakay sa mga hindi rehistradong tricycle. Kaya target na punterihin ng nasabing ordinansa ang mga kolorum. Bukod sa mga tricycle driver, isa pa sa nangangamba ay yung mga pasahero dahil baka mahirapan nga raw silang makasakay. Maapektuhan yung mga pasahero pag kukunti ang tricycle. May pakiusap naman ng ilang tricycle driver sa LTO. Kailangan ibigay na po nila yung para wala nang alinlangan yung mga driver. Kasi sa tagal ng panahon, yun lang naman po talaga inaasahan. Ang mga mahuhuling tricycle na hindi rehistrado, pagmumultahin ng 10,000 piso at 3,000 naman ang multa kapag walang lisensya. Kuya Kim, nasa mahigit 10 milyon pang motorcycle plate ang kasalukuyang backlog ng LTO sa buong bansa. Kaya ang ilang mga kapuso nating tricycle driver ang kanilang pakiusap ay ibigay na sa kanila yung kanilang plaka para makabiyahe sila ng ayos. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Ako si JM Encinas at yan ang kwentong kaling dapat alam mo. Kuya Kim! Maraming salamat, JM Encinas!